For our attendance check, muna tayo. Please turn on your cameras. And so, good morning. Medyo mainit sa aking kinauupuan. Okay, so permission to take a screenshot para sa ating attendance. Okay, so 1, 2, 3. Okay. All right. Thank you so much. So I will now proceed with our lesson number 3. So we are now at we're going to discuss operations on functions. So last week, who can give me a short recap of what we have discussed last week? Anyone from the class? Just a short one. Meron po. Any volunteer? Okay, yes, please. Ano ba ang na-discuss natin, Alan? Last week po, sir, we discussed the evaluation of a function po. Okay, so last week you have learned how to evaluate a function. So now, since that you already know how to evaluate, so we are going to discuss what are the operations and what are the steps sa ating functions na gagamitin. Okay, so operation of function, the learning competency is the learner performs addition, subtraction, multiplication, division, and composition of functions. So this is included sa ating MELCS course guide. For the objectives, you are expected to identify the rules in operations on functions, combine functions using sum, difference, product, quotient, and composition of functions, develops accuracy and performing operations on functions. So when we say accuracy, so dapat by the end of the lesson, you can easily combine functions. So okay, so please also take note that attendance is taken kung ilang percent kayo nakapag-attend ng aking class. So in regards sa inyong mga internet connection, so it's okay as long as nakapag 60% kayo, okay, ng attendance. Duration. What I mean is duration ng inyong pag-attend ngayong araw. Okay. So, for an overview, operation of functions are similar to operations on numbers. So, di ba marunong kayo sa elementary pa lang? Alam nyo na yan? So, each operation has formal definition, which produces a new function. Yan. So, itong mga operation na to ay may iba-ibang way of solving or procedure. So we have covered addition, subtraction, multiplication, and division with integers. Yan. Siyempre, kasabay dyan yung fractions. These same four operations can be performed with functions. Yung apat na yan. Okay? Okay. So first, please bear with me. Please look at the presentation. For sum of functions, let f and g be any two functions. So their sum is denoted by f plus g. So it's the function. This is defined by f plus g of x. So is equal to f of x plus g of x. Okay. So pag nakakita kayo ng ganito sa function, na yung dalawa, yung f plus g of x, this is just simply f of x plus g of x. Okay, so dinidistribute lang po yung
x. Yan. So, ganyan ang nangyayari sa function. Okay? Nagiging function of x as long as also the g function of x din. So, yung f tsaka g, pareha sila independent. Yung x, yung dependent. So, kaya nag-evaluation muna tayo bago tayo nag-operations. Okay, so let's move on. Sana familiarize nyo na muna. Okay, so for example number one, given the two functions, f of x is equal to 2x and g of x is equal to x minus 4, find f plus g. So this is just simply addition. So how do we add a function? So for the solution, step one is to write the formula, step two is to substitute the given, and step three, add the functions. So isulat muna natin, f of x plus g of x is equal to 2x plus x minus 4. Okay, so we have 3x minus 4 because 2x plus x is equal to 3x minus 4. The process is what we call combining like terms. So this is what we call combining like terms or combine like terms. How do we know? Di ba yung terms natin, they are also classified. So since pareha sila x, they are the same in the first degree. So you are going to add yung magkakaparehas na terms. Okay, ganun lang siya kadali. Therefore, f plus g of x is equal to 3x minus 4. Isn't it easy? Right? Do you get any question? Any clarification regarding the step? So again, you write the formula. You write the formula and you combine like terms, just like in the evaluation. Okay, that is a simple process of algebra. I guess you get it. Kiara, do you get it, Kiara? Okay, Kiara is... Yes, but sir. Okay, thank you. And that is it. Okay, for example number two, you can try it on your mentally or you can have a piece of paper. So, given the two functions, f of x is equal to x minus 3 and g of x is 2x plus 4, find f plus g. So, how do you do this? And simply, f plus g of x is equal to f of x plus g of x. So, isusulat muna natin siya. And then, we substitute. F of x is x minus 3. 2x plus 4 is g of x. So, what are the like terms? Erica, what are the like terms here? Plus po. Ano po yung magkaparehas na terms? Okay, yes, Kiara. 2x and x po, sir. And ano pa yung isa? And 4 and negative 3. Yan. When I say combine like terms, sila po, sila lang po, I will say it in Tagalog for everyone, sila lang po ang pwedeng i-combine. Because number one rule in algebra is you can never combine unlike terms. Please keep that in mind. You can never combine unlike terms. Okay, so what you can do is just combine similar or like terms. Please jot that down or take that in your mind. Okay, so ganyan lang ang simple step in algebra. So we have, if we combine 2x and x, we will have 3x. If we combine negative 3 and positive 4, we have positive 1 or 3x plus 1. So, you know, di ba, yung integer natin, it plays a major role sa ating algebra. So, you must be very careful with your integers, your signs. Okay? Okay, I guess naintindihan na. Is it clear with you, my explanation? Do you get it? Do you get it? Yes, po. Okay. Therefore, you are going to rewrite f of f plus g of x is equal to 3x plus 1. Ang dali-dali lang. Okay. Let's move on.
Example number 3, you can do it yourself. Okay, solution. Simply substitute, combine like terms. We have 3x minus 5x. We have negative 2x plus 6. Right? So, just a review for your algebra, for your integer. Negative 5, tsaka 3. When you combine negative 5 and 3, ang matitira ay negative 2x. Okay, if you find it difficult or if you find it hard, you can use the number line para hindi kayo malito sa ating integer. Okay, so sino, do you like to have a review sa ating integer? So the simple things na pinagamit ko dito is that if you have a greater, titingnan nyo muna kung alin yung greater sa dalawa. Yung negative or yung positive na integer. And then, kapag unlike sila, you are going to expect na ang gagawin mong operation is not addition. Hence, it will be subtraction. Diba? If you combine, unlike integer, magkaiba yung isa negative, yung isa positive, you are not really going to add because you can never add negative 5 to 3. Tapos ang isasagot mo kay sir, negative 8, hindi yan. So what happened is, you subtract. 5 minus 3 is 2. And you supply. Isusupply nyo kung ano yung mas malaki. Yung negative ba o yung positive? Ano yung mas malaki doon? Yung negative o yung positive? Negative po, sir. Oh, negative. And then you will supply the negative. Magkakaya siya naging negative 2x. Okay, huwag kakalimutan yung x kahit kayo ay iniwan. Thank you. Okay, plus 6. Do you get it? Okay, that is just a simple explanation sa integer. Okay. Therefore, sa aking final answer, ang makikita ni sir ay ganito na. I-rewrite nyo siya, f plus g of x is equal to negative 2x plus 6. Ganyan po ang tamang pagsulat ng final answer. Hindi lang ang makikita ni sir is yung negative 2x plus 6. Okay, so we should practice that because that is the right one. Okay. Okay, difference of functions. When we say difference, this is simply subtraction. Let f of g be any two function. Their difference is denoted by f minus g. So this is function is defined by f minus g of x is equal to f of x minus g of x. So parehas lang po siya sa addition. Okay? The process are the same, given f of x is 2x and g of x is x minus 4. Find f minus g. So this is easy, just the same. So you are going to substitute f of x, that is 2x. Yung g of x natin, naka-color blue, that is x minus 4. Right? Okay. So, sa tingin nyo, okay, ano ang unang ginangyari dito? Hindi nakikita yung pag-distribute ng nawawala sa presentation, yung negative x, tsaka plus 4. Right? So, hindi siya nakikita sa presentation, pero that is included sa ating solution. So, please take note of that. So, you can practice on that kung ano ang nangyari doon. So, can you see the jamboard? Okay. What happened there is nagkaroon ng distribution dito muna sa negative. Diba? So, you are going to distribute this negative kahit wala siyang coefficient. Because may coefficient niya na imaginary 1. Huwag niyo palaging kakalimutan na meron kang imaginary 1 dito. Right? So, if you are going to distribute this negative 1 dito sa kabila, so your solution will be equal to 2x minus x. Yung negative times negative, what is the answer? Positive po.
positive 4. Diba? So, the like terms as are 2x and x. Isa sa mga technique ni sir kung bakit sir hindi nagkakamali sa kanyang x is ina-underline ni sir ang like terms. If I have the first degree as my 2x and x, what happened is I underline it once. Kapag naka-x squared naman, x squared plus 2x squared, I underline it 2 times. In that manner, I will not be going to omit any term on my solution. You are going to need this on your higher math. When I say higher math, on your calculus, integral, differential. So 2x minus x, that is x, right? Plus 4. Is the function solved? Is my answer correct? Yes. Samantha. Mali. Yes. Tama po. Siyempre, pag sinabi mong mali si sir, minus 5 ka. Just kidding. Let's move on. Okay, so I guess naintindihan nyo kung paano mag... So ganito siya. Yung pinakita ni sir, that is the step. Okay, so you distribute. Do not forget the imaginary one. Okay na tayo. So let us move on with example number 2. Given the function f of x, x minus 3, and g of x is equal to 2x plus 4, find f minus g. Okay, who can give me the answer for this one? I will let you solve. And just for 30 seconds, raise your hand if you're done para makita natin kung sino yung sumasagot. Sino na una? Jenelle Arjaga? X negative 7, x minus 7. Ay, ang answer ko sa x negative 7. Yes, pardon please. What is that again? Po, sir? Ang answer po, x negative 7 po. X minus 7. So that is x minus 7. Okay po, x minus 7, not x negative 7 because you are denoting for the expression, not for an integer sign. Okay? Okay. Ang sagot mo ay x minus 7, but the answer is negative x minus 7. Bakit kaya? Because... I... negative. Opo. So, by the process of distribution, you are going to distribute negative, nagiging negative 2x. Tapos, nagiging siyang negative 4. Right? So, if you combine negative 2x to x, the answer is negative x. Because, explanation please. Po, sir? Mayroon, sir. Bakit po negative x, yung x minus 2x? Pag kinumbay. Yung... negative po. Wala po yung value ko. Okay. That is correct. Yes, Erica, what is your answer? Pareho lang, sir. Okay. Thank you. That is the correct answer. Therefore, f minus g of x is negative x minus 7. Easy, di ba? So, let's move on. So, please take note po sa iba, to all my 47 students, please take note kung paano yung process because as we go on, mas magiging medyo lang naman mahirap na ang ating discussions. Okay, so let's move on. So ganyan lang po, distribute. Tapos x, tsaka negative 2x are the like terms. You combine that, you arrive to the answer. Example number 3, given the function f of x is 3x plus 2 and g of x is 4 minus 5, find f minus g. Sorry. So
solution. F minus g of x, it's f of x minus g of x, so you copy. So what is your answer here? John Eldran Castro. 8x minus 2. 8x minus 2 is John Eldran's answer. Any other answer? Yes, Genevieve Arjaga. What is that again? Same lang din po. 10 ang mode. Okay. 8x minus 2. Thank you for the past answer, Eldred. Therefore, the answer is 8x. F of f minus g of x is 8x minus 2. Let's move on. So that is easy for your part. Yeah. We now move on to product of functions. Okay, when we say product, this is multiplication. Let f and g be any two functions. Her product is denoted by f dot g. When you see that, nakakita kayo ng dot, that is multiplication. Pag nakakita kayo ng magkatabi, that is also multiplication. Pag magkatabi yung dalawang variable. Pag magkatabi si f tsaka si g, meaning doon, multiplication. Kapag linagyan ang dot, multiplication pa rin. Okay? So, f dot g of x is simply f of x multiplied by g of x. Given the two functions, so f of x is equal to 2x, g of x is equal to x minus 4. How do you do this? You simply write the formula. And then 2x is equal to x minus 4. Okay, f of x is 2x, g of x is equal to x minus 4. You are going to multiply. So what do we call the process of multiplication? So how do we do this? Is simply multiplication by. Diba yung 2x times x, dito muna sa una, then doon naman sa pangalawa. Okay? Okay. What is that property of operation? What is the property of operation involved? Multiplication. Multiplication. Multiplication? Any other? Yes. Distributive po. Yes, the property is distributive. And then, combine siya with multiplication. Okay, that is correct. Thank you so much for your answer. Let's move on. Ganyan lang. Dito muna sa una, doon naman sa pangalawa. Kung dalawang terms yan, ang tawag natin dyan FOIL. If you remember, FOIL. F-O-I-L. Kapag parehas dalawang term. Later, makaka-encounter tayo. Okay. So, kagaya nito, given f of x is x minus 3, g of x is equal to 2x plus 4. I expect that you are going to use FOIL method. What is your answer? Let's wait for others. Iba na muna, Janelle Chakar. Hihintay tayo ng iba. Magra-random picking tayo. May I see the answer of... Glyza Bejerano? What is your answer? Okay, so wala si Glay sa ata sa... Yes po? What is your answer, Glay, sa again? Okay, so... May
Paki-unmute po, baka hindi mo na-unmute. Okay, so sino ang tutulong kay Glyza? Glyza, ha, magsalita. Po, sir. Ah, sige, oh, yan. I just, kailangan ko lang ng ano, clarification or confirmation kung nag-a-answer ka pa. Sige, let us wait, Glyza. While waiting, you can double check your answer. Para at least... Okay, so nag-charge lang tayo ng ating device. Do you now have the answer, Glyza? Here. Hello, Glyza. Do you now have your answer? Okay, mahina daw ang net. So, sige, Glyza. Tingnan mo na lang kung tama ang sagot mo. So, I can now have the answer of Risa. Yes, Risa, what is your answer? Risa, go ahead. 2x squared minus 2x minus 12. 2x squared minus 2x minus 12. What is the last term? Okay. Okay. So, mangyayari dyan. Ano pa dyan ang like terms? 4x tsaka negative 6x. So that is negative 2x. So the answer is 2x squared minus 2x minus 12. Very good, Glyza. Okay, so therefore, that is your answer. That is FOIL, okay? F-O-I-N. Okay, then you add this one, the similar terms. Okay, given the two function, find f of g. Okay, I'll give you time to answer this.
ito na pala. May sagot pala si Glyce. It's okay. Pababa muna ng kamay, ano, Genelit Archaga. Baka mangalay ka po. Say an answer here. Let's have Lance Tan. Yes, Lance, what is your answer? Negative 10x squared plus 2x plus 8. Negative 15x squared plus 2x plus 8. Okay, so your answer is correct, Lance. Congratulations. Thank you for answering. And also to everyone who tried their best, thank you also. Okay, I guess everyone got the correct answer. Let's move on. So, ganun lang kasimple. Okay. So, sana nasasabayan ang iba. So, let us move on to quotient of function. So, when we say quotient, that is division. So, let f of f and g be any two function. Their quotient is denoted by f over g. Is the function now defined by f of g by f over g of x is equal to f of x over g of x, where g of x must not be equal to zero. Bawal ang zero sa denominator. That is the exemption. Okay, so next. Given the two function, f of x is equal to 2x and g of x is x minus 4, find f over g, letter A, and letter B, find g over f. Try. Sige na. Try nyo po. Yes, Earl. May sagot na si Earl sa una. F of x over g of x, what is the answer?
Kaya ba? Kaya ba yung ma-simplify? Or yan na yung sagot? Any thoughts? Okay, that is the answer. That is the answer na sa ating f of x over g of x. Because if you write down the formula and you substitute the given, then you divide the function. Kapag nakita nyo na naka-lowest term na siya, when we say lowest term, there is no other possible, di ba? Lowest term sa kanila. Ibig sabihin, iisa na lang siyang term. Di ba dito, isang term na lang siya. 2x over x minus 4. Can you factor out? Meron ba silang LCD? Wala po. Wala. Therefore, is it the final answer? Wala. Final answer na, sir. That is already our final answer. Okay. Ibig sabihin, easy lang siya. Okay. So, wag na po kayong maghanap ng paraan para i-factor out pa yung x minus 4. Baka doon pa kayo magkamali. Saka gustuhan nyong makancel yung 2, pinactor out nyo yung x minus 4, gumawa kayo ng sariling paraan na labag sa ating algebra, theorems and rules that is going to be wrong. Okay, so wag na po gawin yun. Next, example number 2, x minus 3 naman, pero f over g. So, simply, f over g of x, that is x minus 3 over 2x plus 4. Meron pa ba siya na lowest term? Can you, or is it the final answer? Final na ito. Okay. So that is already the final answer. Did it? So given the two functions, f of x is equal to x squared plus 4x plus 3, and g of x is x squared minus 2x minus 3, find f over g. So you can write it and try to answer it first. So talaga magsisipag magsumagot. Who's that, please? Jen, sir. Negative 2 minus 1, sir. 2 minus 1. Okay, so this is the process for everyone. X squared plus 4x plus 3 over x squared minus 2x minus 3. So what do we call this x plus 3 and x plus 1? What do we call this? Factorization po. Okay, the process is factorization. But what are these two called? Distribution. No, if the process is factorization, what are the results of factorization? Yes, factors. You should always practice using the correct term. That is correct generally. That is factorization. You factor x squared plus 4x plus 3, then you get the factors, which is x plus 3 and x plus 1. So, balik tayo sa factoring. So, kaya pa ulit-ulit ng high school yung factoring kasi gagamitin siya sa higher math. So, yung x squared minus 2x minus 3, so naging x minus 3, x plus 1. Okay, what do we call this special type of trinomial? What do we call? Is
That is a factor of A. Factor of A. Trinomial. So that is a factor of a trinomial. Okay. So, ganun na po siya. Ano yung kinancel dito, everyone? Yung x plus 1 po. Okay, so, take notes as ating steps in factoring and also yung pag-cancel. Pag ika-cancel mo sa kabila ay sa numerator tsaka sa denominator, see to it na parehas siya. Bawal po maduling. Halimbawa, yung x minus 1 sa taas, sa baba, x plus 1, kinancel mo. Mali po yun. What is the repercussion if you do that? The repercussion is you will arrive sa wrong answer. Right? So, dapat parehas na parehas. Another question, pwede ko ba i-cancel pag magkatabi sila tapos parehas? Halimbawa, parehas na sa denominator yung x plus 1. Can I cancel that out? Bawal po, sir. Sinong nagsasabi na bawal? From the class. Bawal ba, Daniel? Bawal po. No po. Bawal daw. So, bakit bawal? So, nandito na ba tayo sa Jamboard? Wala pa po. Wala po, sir. Ay, nag-stop sharing ba ako? Hindi naman. Okay. That's sad. Naklik ko yung stop sharing. My bad. Okay. Okay, we're back. Ating stream. Okay na? Nasa ano na kayo? Okay, let's have a quick review sa pag-cancel. So, sasabihin nyo kung pwede at hindi yung gagawin ko pagkakamali. X alin dyan ang pwedeng i-cancel? Yung magkatabi, pwedeng i-cancel? Hindi po. Okay. Hindi. Yung parehas, ano, numerator and denominator? Yes po. Pwede. So, ganito siya. Gawin kong letter. Pag itong dalawa, parehas, parehas A, pwedeng i-cancel. Pag magkatabi, yung A, anong mangyayari? Pag magkatabi yung A, magiging? Add, sir? Magiging A squared. Kasi magkatabi, that is multiplication. Diba? Magkatabi, multiplication, lagi siyang a squared. Kagaya nung x plus 1, pag magkatabi siya, anong mangyayari? Dalawang x plus 1. Anong mangyayari? Multiplication. So, ano? Gagawin mo siyang foil. Tama? So, ito, ang tawag dito, factors. Kapag minultiply mo yung dalawang factors, mag-a-arrive ka doon sa mag-a-arrive ka sa ano? Pag nag-multiply ka ng dalawang factors, ano ang tawag sa sagot? 5 points. Product. Sino yun? Medyo takot. Parang babarilin. Sino yun? Yung sabing product. Sino po? Bulan. Lakas. Bulan. Name po? Patricia Ann. Patricia Ann. That is correct.
ang tawag doon ay product. So pabalik-balik lang siya. Yung product, kapag pinactor out mo, ito na yung lalabas. So pabalik-balik lang siya. Okay? Oh, kapag ito. Anong sagot? A squared. May zero. Plus yun. Sino nagsasabi? Sino nagsasabing zero? Negative A plus A. Sino yun? Sino nagsasabing negative? Ano ba yun? 2A. Meron? Wala. Wala. So ang sagot dito, zero. Ano ang tawag dito sa dalawa, sa negative A plus A? Anong tawag po? What do we call this? Letter A, tsaka letter I. 5 points. So, please take note that my lessons are always informational. I always have fun facts to my student because I would like you to make your mind works. Gamitin natin siya. So we always should always practice using or maybe familiarizing things. Kasi lumalabas to sa mga exam. We call this as AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Tama si sir? Parang mali ata yung naririnig ko. Parang wala naman wala man lamang nag-ano sa akin, nag-violent reaction. Anyone from the class? Gawin ko ng 7 points. 7 points sa written exam for this week. Ang ad. Wala. So we call this as 1, 2, sino ang sasagot? Pag nakakout ako ng 10, wala ng 7 points. 1, 2, 3. Yung isa negative, yung isa positive, pero magkaparehas yung term. Ano ang tawag? Oh, may mga pambato na dito. Go, Ann. Sinong Ann to? Ann Hathaway? Ann Curtis? Oh, bilang ulit ako ng 10, ha? 10 points na to. Ano yung tawag dito? Halimbawa, meron tayong may mga nag-google na dyan sa tingin ko kung ano ang tawag dyan. So, halimbawa, meron kang x plus 1. Sa kabila, meron kang negative x plus 1. Anong tawag dyan? AI. 1, 2, 10 points sa 3, 4. Tawagin nyo yung mga kuya nyo. Sir. Sir. Hello po. Pwede hula, sir. Pwede. 6. All integers po ba? Wrong. Tawagin nyo na yung mga kuya nyo. Yung mga ate nyo. Sir, ilang letters po? Wala. Bawal ako magbigay na ng clue. Ibibigay ko tong mouse sir, ko. Sir, guess ka po ano yung first letter, sa first word. Ano? Pwede pa pa guess yung first word. Wala. Sir, ano yung question? Ano ang tawag dito sa magkaparehas yung term pero magkaiba yung sign? Expression, sir. Sir, guess ka to. Absolute integers? Hindi. We call this as, sasabihin ko na wala na kayong 10 points. Huwag niyong kakalimutan na. Absolute integers, sir. Mali po. We call this as additive inverse. Additive inverse. Okay, so sa lahat ng mag-ano dyan, engineering, accountancy, any other, eduk. So huwag nyo kakalimutan to kay sir. Additive inverse, you can always cancel additive inverse. Para hindi na kayo mahirapan, malinis ang papel nyo. Ito, cancel nyo na agad to. Because negative A plus A is simply zero. So additive inverse can always be cancelled out. Tandaan yun kay sir, additive inverse.
Yan, additive inverse. Yan, di ba sabi ko sa inyo, you should always, kapag papasok kayo kay sir, may mga baon kayong mga kaalaman. Nakapag-practice na kayo and alam nyo yung process, alam nyo yung way. Master the basics, okay? Let's move on. Okay, pwede siyang i-cancel. Because it's simply A, positive A. Pag binaliktad mo siya, positive A minus A, ganun man sana siya, A minus A, that is zero. Binaliktad ko lang para ipakita sa inyo that the siya ay additive inverse. Okay, sana naintindihan si sir. Ah. Si sir, simply lang si sir mag-solve. Pero that is by the rules. Okay, next tayo. Yeah, so pwedeng i-cancel siya kasi parehas ang term and then yung isa numerator, yung isa denominator. Okay. Let's move on to composition of function. When we say composition, just like and sa mga mahilig sa music, sa pag-compose, okay, this is the process of obtaining a composite function. Pag sabi composite, pinag-isa. That is called function composition. Okay, let f of g, let f and g be any two function. So the composite function is denoted by f times g. So this is defined by f of g of x. Pwede mo siyang gawin f, tapos ilalagay mo sa loob yung g of x. This is read as f circle g or f compose g. Yung parang yung f mo, compose siya ng g of x. So sa mga nakikita nyo, para lang naman yan sir, multiplication. So titingnan natin kung para nga talaga siyang composition. So pag nakita nyo na yung composite, pwede yan nilang gawing tatluhan, apat na yan. So hanggang sa nahihirapan na tayo. So ganyan dati magpahirap yung mga teacher sa composite function. So if you can recall sa inyong grade 8, ganito siya. So f of x and g of x. So yung bilog niya po, yung parang circle, f circle g, hindi siya ano ha, hindi siya solid dot na maliit. Meron siyang circle, parang donut. Okay? Para siyang donut. Ganito siya ang pag-solve. So you, when you write the formula, ganito siya. Okay? F circle g of x or f composed of g of x. So in that manner, yung f mo magiging siyang f of x minus 4. Kasi yung nasa loob yung x minus 4, yung g of x mo. Okay. Ang technique dito ni sir is yung nasa loob muna papalabas. Hindi yung labas papaloob. Kapag marami na ah, yung nasa loob muna papalabas. Hindi yung labas papaloob. Okay? We start from the innermost. So, isinulat nyo na yung g of x, you substitute it with x minus 4, and you also substitute yung 2. Kasi 2 of x. Therefore, ang sagot ay 2x minus 8. Naintindihan niyo kung bakit di na sinabay yung x sa 2x? Ayun, sorry. Okay na. So, dinistribute lang siya. 2x minus 8. Hindi na po 2x ah. Kasi yung x na yun yung function mo. Magkaiba siya sa multiplication na guys ha. Kasi yung x na yung function mo. Yung f of x mo, f of g of x, yung f mo, okay, parang nasa loob siya. Ito yung x mo, na x minus 4. Okay. Oh. Given the two function, f of x is still 2x, g of x is x minus 4. Find g circle f. Ito, yung g naman ang nasa labas. G composed of f of x.
para lang siya yung ano, yung y, yung f of x is equal to something. Then find x. F x is equal to x plus 1, mga ganun-ganun lang. G of 2x. So ano yung g? Okay na. Papalitan mo lang yun. Napalitan na yung x mo ng 2x. Parang yung ano lang natin, evaluation. Diba? Since may 2x na yung x, yung idadagdag mo lang is yung negative 4. That is composite. Therefore, g circle x or g of x is 2x minus 4. Parang nalilito ata ka. Sino nakakagets? Explain sa classmate. Meron. Merong nakakagets? You can give an explanation sa ating classmate. Sino ba yun? May nagra-raise? Ah, si Trisha ata meron. Trisha May. Nag-gets ba, Trisha? Medyo, sir. Sige, sige. Anong nangyari dyan? Yung FX ko yung nasa loob naman. Kaya sinabas ko yung nasa labas. Yung nasa, nasa labas po yung negative 4. Okay, medyo may bagyo ata sa inyo, Trisha. So, okay, that is correct. So, ganun lang siya. Tingnan natin sa susunod na example, baka mas malinawan kayo. Ito. Mas nalilinawan kasi tayo pag medyo mahirap-hirap ng konti. Oh, find F circle G. Oh, yan. Ganito lang siya. Oh. Pinalitan ko lang yung value ng x mo, ng g of x. Meet natin siya. Di ba yung ano? Hindi naiintindihan, di ba? Naiintindihan po ba? Hindi. Naiintindihan po o hindi? Yes, Raisa. May tanong si Raisa. Wala ba po, sir? Naiintindihan ko po. Okay. So, ako, medyo nalilito ako. Medyo nalilito si sir. So, sino kaya magpapaliwanag kay sir? So, ganito siya, everyone. So, ganito siya. Isa lang ang sekreto dito. Ang sekreto dito is, since itong f mo, dapat is composed daw siya ng g of x. So, ito yun. Ito yung magiging ano mo sa labas. Which is ito. Tapos, itong x mo, papalitan mo siya nito. Kasi ito yun na g of x mo. Magiging na siyang g of x. Parang sa evaluation lang. Diba? So, since ito, ito na siya, x squared plus 4. Di, parang evaluation lang talaga siya. Diba? Then, ilalagay mo na yung 4. Tapos, ito magiging x. Ikakopy mo pa yung negative 5. Parang evaluation lang siya, diba, Sir Homer? So, you are going to distribute now 4x squared plus 16 minus 5. What are the like terms? Minus 5 tsaka 16. Ito ang i-combine mo. Okay? Therefore, ang magiging sagot is? 4x squared? Plus 11. Plus 11. Okay. Naintindihan na ng lahat?
ang explanation ni sir? Okay, so naintindihan na yung explanation ni sir. Let's move on. Kayo naman ang sasagot. Okay, given the function, ito, find G circle F or G of F of X. I'll give you time to answer. Yes, Janelit Archanga. Pero yung answer word X po. Ano sagot mo? For X po. Ano ulit? For X squared? Try natin na. So, nagiging siyang g of 4x minus 5. Arang g of x to. Yung x ng g, palitan mo ng 4x minus 5. So, ang expected natin dito is 4x minus 5 is squared. The quantity squared plus 4. Yan. 4x minus 5. The quantity squared plus 4. O, anong sagot dito? John L. Trin. Try lang po, sir. Not sure. Ang answer ko po, 16x squared minus 40x minus 21. 16x squared minus 40. May iba pang sagot? So, ang mangyayari dito, paano to? Ano ang process ng pag-square ng binomial? Process po is square yung 4x. Square the first term, then? Yung second term. Square the first term and square the second term, and then? I multiply it by itself, sir. Multiply it by itself? Who can give me a clearer explanation of how do you square a binomial? I i-distribute po, sir, sa ano. No, that is wrong. 4x minus 5 times 4x minus 5, sir. That is the conventional or the long way. I want the shorter one. How do you square a binomial? The square of a binomial is like this. You square the first term. Who can give me that explanation? Sir. Yes, Erica. You square, sir, yung first, yung 4x, tapos yung negative 5x. What? That is wrong? Who can give me Daniel Rakyon? Try. Try natin mag-explain tayo para at least maano natin ang ating mga bibig. Audible po ko, sir? Audible. Sige, sabihin mo lang po kung paano. Explain sa amin, sa klase, kung paano. Gusto ko kayong ma-practice mag-explain. So, 4x minus 5, equivalent po. So, to expand this po, kailangan mo a squared, tapos yung 2ab plus b squared, sir. Okay. So, that is yung lumalabas sa ating, that is the proper way of
how do you square a binomial? But if you are going to put that here sa ating example, sa ating given, okay, so the process of explaining that, kasi magka-college tayo, gusto ko meron pa rin kayong mga baon, kasi pag pinapa-board work kayo ng teachers nyo, ganito ang sasabihin kay sir. The process of a square of a binomial is you square the first term, ganito ang pag-explain na, hindi nyo sasabihin kay sir na A squared. Ang tamang pag-explain is square the first term, kasi kadalasan pinapaupo sa engineering, pinapaupo ni sir kapag habang nagsusulat ka pala, nag-i-explain ka na. So that is, explain ko pa rin na, kahit wala tayong board, sa board work sana, kung si sir ang teacher nyo, ganito dapat si sir magpa-explain kapag nag-board work, makinig. Square the first term, sinusulat ko pala yung 4x, ang squared ng, ano yung square ng 4x? Ganito siya, isusulat nyo muna siya, that is the step by step. Square the first term, multiply the first and second term times 2. So, ganito siya. 2 times 4x. Ay, sorry. Nadoble. Nadoble. Tsaka negative 5. Diba? And lastly, square the second term. Ganun siya. Ganyan. Sinusulat ko pa lang, nag-i-explain na ako. So, ano yung 4x squared? Any answer? 16x squared. 16x squared. Yes, because you are going to distribute the exponent. 4 times 4 is 16. Oh, medyo lumaki. Lumiit na naman. 16x squared. So, 2 times 4x. 8x. Minus 5. Negative 10. Multiply negative 5. Multiply by negative 5. Kasi magkakatabi. 2 times 4x times negative 5. Negative 40, sir. Negative 40. 40x. X. Very good. Very good. Ito na ito. Ano? Square the last term. Or square the second term. Positive 25, sir. Very good. 25. Plus. So, magiging na itong plus. Oh, di ba ang galing? Ang dali. Madali ba? Okay. So, babalik na tayo doon sa... Ano? Ay, sir, mali ako, sir. 28 pala, positive. Huh? Yung sa unang sagot ko. Okay, sasagot mo sa final answer. So, that is... na negative 25 ko kasi. Okay, that is the essence of writing it. So, di ba meron pa dong 4, plus 4? So, ibaba mo na lang to. Itong plus 4, idagdag mo dito. Plus 4. So, nagiging na tong 20? 29, okay? 29. So, ito na siya. 16x squared minus 40x plus 29. So, tama ba yung mga pinagagagawa ni sir? Pinagagagawa natin or mali? Tama or mali? Tama. Okay, so that's how you explain. Ha? I would like everyone to at least try kahit sa bahay, kahit kausapin nyo yung salamin, mag-explain kayo sa salamin kung paano ginagawa. Yeah. Or simply, gawin nyo yung FOIL method. Gawin mo siyang dalawa, gawin mo yung FOIL method. Okay? Kung nalilito pa rin kayo. Pero kung gusto nyo maganda yung explanation, that is just simply a square of a binomial. Where in fact, this trinomial, what do we call this trinomial? This is a special kind of trinomial sa factoring natin. I guess si, ano kaya itong sagutin? Yung sumagot sa akin kanina. Si Rakyon. What do we call this trinomial? 1, 2, 3, 4. Wala? Any guess? Ang dami namang tinatanong ni sir.
What do you call this trinomial? Letter P? Yes, regime. Polynomials. Letter S? Sa factoring, may mga types tayo. Square trinomial po. Sabi ko na, kaya sagutin ni Rihanna Ray. So that is a perfect square trinomial. Diba? So, ganun si sir ha. From time to time, meron si sir na mga tinatanong. So masanay na kayo kay sir, palatanong talaga ako since nung kaklase pa ako. That is the perfect square trinomial. Okay, another info naman yan sa inyo ha. So keep that in mind. So alam nyo kasi, yung mga pinag-aralan natin sa grade 8, babalik lang tayo doon. So makalimutan man natin yung X, pero yung mga learnings natin, dapat tuloy-tuloy siya. Because kailangan yun, kaya nyo yung pinag-aralan. So that is one thing na kailangan nyo i-keep in mind. Okay, the learning still dapat dire-diretso siya. Okay, so you try this one. Dito siya galing. I'm sorry. So, i-add nyo muna yung M plus G. Ganito. Diba? Ganun. I-add. In class, when you are performing a listening event, that is context, there should be a reason of incident. And there should be a reason of incident in fact, if you let us have a lot of that effect, you need to have a lot of that. Okay, that's really important. Those who create, school year, they go to create for the school year. Oh, so now you need to come here and have a time to create that. But you have to let's move on. If you are talking about IPA, then align all your answers as well. And I have a question. What is the IPA of the learning community? In the performance of grade 12 or 18 on the school year 2021, number 3. Okay, so I guess we have our answer. Oh, Daniel. Daniel Rapion. What is your answer? What suggestions can be provided? Ilagay ko na. Yes, and ito pa ang sagot mo. Sino ang kasagot ng 11? Okay. Okay, so who can give me the explanation? Ngayon, ilagay ko siya, i-explain sa atin. Ibahin naman natin. So, nandiyan na yung sa ano, solution, i-explain sa atin yung nangyari. Sige nga. Sir, iba po sir yung naging process ko, pero yung answer ko po is 11 rin. Wow, that is, maybe that is the same. Sige, since iba yung process ni Kiara Marie. So, Kiara, explain sa amin dito sa solution na ito. Kung bakit nag-arrive sa amin. Yung ginawa ko po, sir, yung f of x plus g of x, nilagay ko po muna siya. So,
parenthesis 4x minus 5 close parenthesis plus open parenthesis po ulit x squared plus 4. Then sinubstitute ko po siya agad, hindi ko po muna siya sinol. So yung substitute ko po sa 4x minus 5 yung 2, then plus, then 2 square plus 4. So 8 minus 5 plus 4 plus 4. So 8 minus 5 is 3, then 4 plus 4 is 8. So 8 plus 3 is 11. Impossible. Thank you. So sinubstitute muna ni Kiara. Okay, yung 2. Okay. Okay, so again, you arrive at the same answer because parehas lang siya. Wala kang binalga na mathematical rules or algebra rules. Bakit? Ganito siya. Ipapakita ko sa iyo. Sa inyong lahat kung bakit. Kahit ganun yung ginawa ni Kiara, pero careful ka pa din, Kiara, sa mga ganun, ha? Kasi baka magkamali ka kasi mas mahaba yung way na yon. Ganito siya. Explain ni Sarah. Ang ginawa ni Kiara is simply etong mga value ng x, pinalitan niya. So sinulat niya muna to, yung f plus g, sinulat niya itong dalawa. Tapos nag-input agad siya dito ng value ng 2. Pinalitan niya to ng 2. So nag-arrive siya sa tamang sagot because kung yung 2 ito is parang dinistribute niya lang dito sa mga dito. Dinistribute niya na agad. Inuna niya na yon. Tama? So mas mahaba yon. Pero parehas lang yung sagot. Pero by the rule of PEMDAS, kasi ginawa niya, dinistribute siya, nag-distributive na siya. Pero sa parenthesis muna tayo, yung nasa loob muna ng parenthesis, kung kaya nyo naman yun paiksiin, might as well na paiksiin nyo muna yung nasa loob ng parenthesis. When I say paiksiin, just like in lowest term, you combine the like terms na nasa loob. Let's say in the case of 4x minus 5 and x squared plus 4, kapag inad mo siya, magiging x squared plus 4x minus 1. Diba? Minus 1. So, eto na siya. Tapos palitan mo na yung 2. Okay, ito yung mas maiksi. Ito yung recommended na solution. I-combine mo muna or gawin mo muna yung operation sa loob ng parenthesis bago ka maglagay ng 2. Kasi nga, kaya siya f plus g of 2, which is yung x papalitan mo ng 2. Yun yung ibig sabihin doon sa problem. Yun yung ibig sabihin ng problem, which is ito, f plus g of 2. Yung x ay magiging 2. Yung x, pag ginawa mo daw yung f plus g na yon, kapag inad mo yung operation, tapos ano naman yon of 2, kapag pinalitan mo yung x nila ng 2. So, Kiara, advice ko sa'yo, Kiara, mahaba kasi yung process mo. Kapag mahaba na yung problem, medyo matatagalan ka mag-solve, and there is a higher risk of you arriving on the same answer because you are going to omit. Sobrang haba niya, baka makaroon ka, maka-omit ka ng maybe a sign or maybe a number doon. So, ito na lang yung gawin mo, Kiara. And to everyone, this is the recommended process. So, you can screenshot. Anyway, I will just be going to send this PowerPoint. Pero screenshot nyo na para at least makareview na kayo. Okay, so this is also the method number 2. So yung ginawa ni Kiara, so that is the same. So ito, sinasabi ko nga, wala kang inanong rules, so tama yung sagot mo. Pero this is also direct na yung ginawa ni Kiara. So ito, Kiara, direct na siya. Okay, so parehas lang naman siya ng sagot.
Okay, so dinistribute na muna yung kinakita ko, dinistribute muna agad yung 2. Kasi parehas lang siya, distributive. So merong dalawang solution. Okay, so pero pag ganito kasi, direkta na siyang may number, okay to, ma-exit to. Pero pag puro siya terms, nasa sa inyo na yan kung saan kayo komportable. Kasi kung puro siya mga x plus y, mga ganun ba, wala siya number. So mahirap yun. So depende na sa inyo kung saan nyo magagamay. Okay? Sige nga, ito. Ito naman, f circle g of 2. Hindi na siya ano. So, kung interes sa mathematics, what is the level of interest in mathematics in terms of letter A? In terms of types of mathematics, what areas of mathematics in terms of studying from it, in terms of what from it, whatever. So, that will be A, B, C, and more like a I'm a very learned of mathematics, this combination of level of interest in that. So we don't understand the level of math. That was the number 2. What other possible models? Only to mention others. Okay na? So anong nangyari dito? Explain nyo sa amin. Sir, may sagot na ako. Sige po. 8x po minus 16. Ay. Okay, it's okay. At least you've tried your best. Okay. So, may iba pa pong sagot? Okay, so ganito po. Okay, ganito po siya. Linagay ko na yung sagot, i-explain ang tatawagin ko kung paano yung nangyari. Okay, Sophia Isabel. Just kung kailan ko siya tinawag. Saka naman nag-left the meeting. So, I guess that's a coincidence. So, tawagin natin si... Angel Arroyo. Sige nga, explain mo yung ano dito nangyari, Angel. Mm-hmm. Wala na rin si Angel. Yes, Ann Lynn Were. Any guess? Oh my God, what is happening? Oh, volunteer na lang tayo. Baka mas lalong kumunti yung students ko. Sino ang volunteer ko na mag-i-explain kay sir? Sige pa, go ahead. Sir, sa so step 1 po, yung G, yung ano niya, yung is x squared plus 4. Tapos yung x dun sa x squared plus 4, gagawin 2. So, bali, magiging 2 squared plus 4. Yung 2 squared, magiging na siyang 4 plus 4. Then, sa step 2, f is 8. Po, yung 8 is substitute sa 4x minus 5. So, magiging na siyang 4 times 8 is equal to 32 minus 5. Then, 32 minus 5 is 27.
Oh, di ba? Ang dali lang. Thank you so much, Raisa, Angeline. Di ba? Ang dali lang siya. Kasi may number siya. Okay? Pwede mo siya i-quantify agad. So, simply, unahin mo yung nasa G. Di ba? Yung value ng G of 2. So, palitan mo lang yung G. Yung X doon sa G ng 2. So, nagiging siyang 4 plus 4. Tama yung explanation ni Angeline. Thank you so much, Raisa. Saan sir nakuha yung G2? Ito po, oh. G of 2. Kasi siya yung muna. Siya yung value ng... Ito. Ito siya. Ito, oh, yung G of X squared plus 4. Unahin mo po yung X squared plus 4. Palitan mo na muna siya ng value ng 2. Method number 1 to, ha? So... Ito naman, pinalitan. Okay, so, ito yung method number 1. So, merong mga students na medyo gamay nila yung method number 1, meron naman na gamay yung isang method. Kaya nga, it depends kung saan nyo siya makakasalayan. Okay, so maybe na-explain ni Raisa kasi gamay nyo yung method number 1. So, sa method number 2, baka maintindihan nila. So, ganito siya. So, kinuha muna yung f of x squared plus 4. So, naging siyang ito. Okay, so, ito naman, yung g of x mo, which is x squared plus 4, linigay muna sa loob ng f. Kasi ito na nga siya. Yung g of x is nagiging na siyang x. Okay? Yung f of x mo, palitan mo ng, yung x mo sa f of x, palitan mo ng x squared plus 4. Kasi nga, naka-circle siya. F circle, ano yan, g. Nasa loob yung g. Tapos, dinistribute yan, naging 4x squared plus 16. Siyempre, meron di bang minus 5, so kasabay yan, naging 4x squared plus 11. And then, lastly, yung 4x squared, yung x sa 4x squared, papalitan mo na siya ngayon ng 2. Kasi nga, may 2 doon. F circle G of 2 ang nakalagay. Ibig sabihin nun, papalitan mo yung X ng 2. Kaya ito na yung sagot. Sino yung mas natalian sa pangalawang method? Di ba mas madali? Sino, Jerome, intindihan yung method to? Tama lang. Tama lang. So, ano yung mas madali sa'yo? Method 1 or method 2? Method 1, okay. So, it depends na lang po sa inyo kung ano yung gagayahin yung method. Again, you can go back to this solution and apply it to the next sa mga activities natin. So, ito na siya. So, that is my last slide for this morning. Okay, so if you have any question regarding this solution, so, di ba, madali lang siya as long as naintindihan natin and na-master natin yung basic pa isa-isa. So, tatandaan na kapag F circle G, uunahin niyo yung G para lang tong substitution, para lang evaluation of function. For the sake of everyone na medyo hindi nakita kanina yung kung paano to ini-explain. So ganito siya. So unahin po natin, since nakalagay doon na F circle G, yung F mo, yung value ng X sa F mo, papalitan mo nito. Ito na siya. Okay, since yung f of x mo is 4x minus 5, eto yung x lang to, isusulat mo pa rin yung minus 5. Kapag dinistribute mo siya, eto na siya, 4x squared plus 16 minus 5. So, eto na yung magiging sagot. Since meron na nakalagay na yung x dito daw ay magiging 2, so etong x dito, papalitan mo ng 2, eto na siya. Kaya naka-arrive ka sa ganitong sagot. May tanong?
Yes, Erica. Sir, paano yung ano, paano sir nakuha yung f of 8 duman po sa unang method, sir? Okay, so that is a good point. Thank you for asking. Ano? Sa method 1, bakit nakuha yung f of 8? Kasi po, yung f nito, wait lang ah. Snip ko lang, ilipat ko sa jump. Okay, so ang tanong ni Erica is paano nakuha yung dito daw, paano nakuha itong f of 8? Ganito siya, Erica. Since ito, sa una, nakuha mo muna yung g of 2. Ito. Ito yung kagayang ginawa kanina ni ano, ni... Sino ba yung sumagot kanina? Yung sa unang ano, question. Pinalitan niya muna ng mga, ng 2, ito, na g. Yung g of x, yung value ng x sa g of x, pinalitan ng 2. Erica, kaya siya naging 4 plus 4, naging 8. Opo, sir. Since ito, this 8 is the value of g of x. This is simply g of x. Since f circle g of x, di ba ito yung pinapahanap? F circle g of x. Since meron ka ng value nito, papalitan mo naman ngayon yung f of g of x. Di ba ito? Since ito, 8 na siya. So palitan mo na lang siyang f of 8. Okay? Pinalitan mo na yung value niya na 8. Diba? Tapos, since 8 ito, ibig sabihin ng f of 8, yung value ng x doon sa f of 8, papalitan mo ng 8. Yung value ng x doon sa ano ha? Since f of 8, ganito na siya, is equal to 4x minus 5. Papalitan mo to ng, parang sa evaluation of function, papalitan mo to ng 8. Magiging 4 times 8 minus 5. Ganun siya kadali yung method 1. 4 times 8 is 32 minus 5. That is 27. Erica, naintindihan? Opo, sir. Nakuha ko na. Okay. So, may tanong pa? That is a good point. Thank you for asking. So, again, it depends on you kung ito yung mas madali or ito yung mas madali. Good? Are we good? Okay, for the information of everyone, we are having our distribution of module para sa ating mga modular modality. So, I will not be, I will not be immediately posting the activity right after this meeting because I will be going to distribute muna. So, your activity will be posted maya-maya at around 3 to 4 p.m. So, just relax muna kayo, review muna kung ano yung diniscuss ni sir, and then yung ating activities ay ipopost mamayang hapon or later ng gabi kasi meron pa naman kayong buong week para ano. So, gawin nyo na muna yung sa iba or practice nyo muna yung mga diniscuss ko. Any question? Before we end the meeting. Any question? Sir, pwede po send ng PowerPoint, sir. Apo, mamaya isi-send ko. May tanong pa? Init? May tanong pa po? Okay, sige. Who can recall the terms na mga ano, let's have a recap. Short recap. Can give me a short recap, then in detail for the sake of mga ano, umalis. Wala na. Wala, wala magre-recap. Wala ata, ano. So,
Thank you so much for participating. So ano yung mga terms na nabago sa inyo ngayon? Sige nga, sabihin sa akin yung mga terms. Yes, Jerome? Additive inverse. Ano pa? Composite function. Ano pa? So, yun na, wag kakalimutan yung mga terms na yon. And sa gaya ng sinabi ni Sir, life, I know, learning is a continuous process. So, dire-diretso siya, yung mga basics natin ay hindi kinakalimutan kagaya ngayon. Bumalik tayo sa addition, subtraction, multiplication, and division. And even the simplest thing, just like the product, the products, di ba? The factors, bumalik tayo doon. Meaning to say, you can never go away with the basics. So, that being said, I would like to end my meeting and wish you all be safe, everyone, and God bless. Sana may na-impart na naman akong bagong kaalaman sa inyo this morning, and maybe even the simplest way of solving is naintindihan nyo this morning. So again, math is easy if you master the basic, and by doing so, you also have to give your effort. Thank you so much, and see you next meeting. Open your camera. Open your camera and magkakaroon ako ng picture taking. So, magkakataon nyo na to para mag-on ng inyong mga camera. Okay. Paano kaya dumami-dami to? Alam nyo kasi, mga kaibigan, sa ano, yung grid ko, yung Google Grid view ko is having some trouble. It's not working. Okay na, sige na. Kung sisi na lang ang masabay dyan sa picture, ma-distribute na si Sir. Wait lang ha. One, two. Okay. Epic. Parang epic yung iba dito, yung ibang nakasabay. Ang nakasabay lang si Raisa, si Daniel, si Gianna, Patricia, Kiara, Jerome, Gabriel, Marie, Gabriela. Sila lang yung nakasabay sa picture. So, yung iba, hindi ata nagkawan. Hindi ko alam. Yung grid view ko ata yung may ano. So, thank you so much. That ends my meeting for today. Salamat sa nag-participate. Okay, sir. Thank you po. Bye, sir. Thank you po. Bye, sir. Bye. Salamat. Bye, sir. Bye, po, sir. Thank you. Sige. Thank you. Bye, sir. So, since there is a community in this, magkasama ako tayo. So, magkanya tayo ng presentation. At least, meron din tayo.